So, good morning mga kalapatids. So, for today's video, Gumaca Quezon, first lap ng fundraise ng Capcom. So, pipili lang tayo ng ating e-entry. So, samahan niyo ako at flex ko sa inyo ang ating mga warriors. Let's go. Okay kalapatids, ito si Crack 52, anak ni Haimeling, cross the Muslim line. Ang ating Red Hilda na puro langis. We'll see kung pwede na siya ikarga mamayang gabi. Makakita niyo yung side niya, ipakpak niya, still may mga langis pa rin. Ang El Copito natin, El Copito Benstra, yan. Isa sa mga bata na ating ikakarga ngayon sa Summer Race. At itong dalawang nestmate na Lucky 17, ang Barako at ang babae. So, kasama yan sa ikakarga mamaya sa Gumaca. Another Red Hilda natin, line ng mga Hilda line natin. Ito yung Juni Aguila natin, line, cross ang sleeve. Another Hilda line. At meron tayong nakapuro ito, motivation natin, ayan o, log, dahil malapitan. Another Hilda line. So, at si Batik, ayan, wala naman, ito yan, bakit kukunan ko po? O, hindi naman siya agawan ng teritoryo. Walang itlog yan ha, hindi pa yung mga itlog. Yan ang ating siyam na warriors na iloload mamayang gabi sa Capcom Going to Gumaca, release bukas ng umaga. O, oh, lipad, lipad. Diyan ako dumas sa pinto. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Kaya pa. O, oh, alam ko, naglaglag siya. Naglaglag siya lang eh. Lipad. Kaya. Ay, oh. Mukhang hindi siya pwede mamaya sa Gumaca. Ang baba niya. Ang baba niya lipad, oh, ayan oh. Oh. Bagayan pa natin 'tong iba sa labas. Kala Romanda 'to. Lipad, lipad. Wow, wow. Bas, bas. Ikaw, makakulangin ka sa resistensya, remonda ka muna. Good din. Kakarga ka mamaya. Oh, ligaw ito. Uy, lipat yun, lipat. So, ronda na sila. So mga kalapatids, itong pairing na to, nag-decide ulit tayong payaya yung kanilang itlog. Gusto ko silang pabugahin pa uli. So, for the third time. Second time na natin pinayaya yung kanilang itlog at malapit na rin mapisa. So, sa pagpapayaya, kailangan may kasabayan to. Hindi basta-basta na lang natin lalagay yung itlog sa ibang yaya. Kailangan at least 1 to 2 days hindi naguhuli sa pag-itlog para in case na alisin natin yung itlog nung magyayaya, sakto lang na mapipisa nila at mapapalaki yung mga inakay. So yung itlog nila ilalagay natin sa off-color. Nandito itlog ni Litar at ng Muslim na natin. So sila nagpipisa, halos magkasing edad lang kanilang itlog. Kaya tingnan natin kung pag napisa eh mapalaki nila ng healthy ang kanilang magiging anak. Itong MacArthur finisher natin, itong Spaniard, iniba natin ang pairing niya. Pero same Hilda line, red check again. Sila naman ang ating ipapares. Bali, Nesmith ito nung unang kapares ni MacArthur. Nesmith yung lalaki. So, we'll see kung sino sa magkapatid ang magbibigay ng producer na maganda na dudulo. So, MacArthur finisher. Itong ating Red Hilda. So, siguro mga after 1 week, pwede na natin silang tanggalin yung harang na yan. Kung medyo umaabo naman na.
Bali, pinayaya ko ang itlog nito doon sa off-color nating isa. So, ipapakita ko sa inyo. Mukhang napisa na rin yata yung pinayaya ko itlog nila for the second time. Second clutch nila. So, pakita ko sa inyo kung sino nagpisa ng kanilang anak. So, yung anak ng MacArthur nandito na. Ayun o, pinisa na. So, hindi naman nagkakahuli ng pag-itlog yung MacArthur natin at itong off-color natin. Tinanggal ko itlog nito kasi mukhang hindi maganda ang form ng egg. Itong red part natin na to is third overall champion, pero ginawa muna nating yaya ngayon at mas confident ako sa anak ni MacArthur dahil nga sa last race natin, last south, is nakapag-lotal ng last derby. So, diyan ko pinayaya yung kanilang mga anak. Ito, anak din to ng MacArthur finisher, first class. So, makikita nyo nag-aabot sila kasi dahil meron tayong mga yaya. So, maganda ang pagpapalaki rito ng yaya nila. So, MacArthur finisher ang magulang yan. At kill the line. So, naglabas ng blue bar at red bar. So, bali, Vandenbroek at Spaniard na may pasok ng track. Applying machine ni Jose Hamilton. Kaya lang nagyayaya. Ito naman ang sibling ni Trixie. Malaki na. Yaya lang din niyang nagpapalaki sa kanila. So, white crystal at saka isang red check. Bali, anak to ng Muslim at ng retard nating crystal to. So, bali, sibling nito is nailood din natin ng Tacloban last lap. So, ayan sila, mga pinalalaki na natin. Bali, yung itlog na nilagay natin dito is kapatid nila. So, malapit na rin mapisayan. So, dalawang clutch kinuha natin kay Muslim Line at Salita. Tingnan natin kung anong lalabas na kulay, kung katulad ng crystal na yan, ng white at ng red check. Ayaw magbigay na checker dahil lang dahil nila is checker. Ito na rin ang ating kamigit finisher at ang nag-iisang babae nating kill the line. Ito, sarili nila anak yan na finisa nila. Sila nagpapalaki. So, okay naman ang form ng body, sakto sa pagtubo ng balahibo at laki ng ibon. So, masasabi nating magandang magpalaki ito. Mukhang nasasanay manginahin sa lupa itong ating mga ibon. Hindi ko sinasanay kasi maraming pusa dyan. Baka madali sila. So, kaya minsan binubugaw natin yan. Baka ma-chain po sila ng pusa at baka sanayin kumain dyan. Eh, mahuli. Mabawasan tayo na panlaban sa summer race. Yung mga halaman na dinidiligan natin sa baba sa sobrang init at medyo nilagay natin sila sa lilim, parang mas maganda pag nandito sila sa lilim at nadidiligan palagi dahil dito tayo madalas magugas. Kasama na yung kamatis at itong sili. Pinabina natin para lagi silang nadidiligan. Makikita niyo yung mga oregano, talagang maganda, malalapad ang dahon. Kinakain ng mga ibon natin yan. So, anytime na gusto nila kumain dyan, maganda sa katawan ng ibon ng oregano. So, hanggang dito muna lang tayo mga kalapatid sa ating video, sa ating pag-vlog. Bukas, abatan niyo ang datingan ng ibon natin, sa vlog ulit natin yan from Pumaka, Quezon. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. Pindutin na rin ang ating notification bell para updated po tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Stay safe. Happy flying po. Bye-bye.